Magandang hapon po. Dito po tayo sa ating opisina sa OWA at dahil po dito sa pangyayari sa Middle East, sa pagbomba ng Iran ng US forces po dyan sa Iraq, nagdeklara na po ang ating Pangulo, si Tatay Digong, ng mandatory repatriation o pagpapauwi po ng ating mga kababayan, mga OFWs po. Kaya po, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan dyan sa Iran, Iraq at Lebanon dahil naglabas na po ng travel advisory alert level 4 ang DFA. At marami po tayong mga undocumented na mga kababayan dyan sa Iraq at Iran. Kaya po, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga embahada. Sa mga may kamag-anak po dyan sa Iran at Iraq, meron pong hotline ang DOLE. 1349 ang DOLE. At dito naman po sa OWA, 1348. Yan, 1348, hotline po yan ng OWA, 1349, hotline ng DOLE. At importante po na yung mga kababayan po natin dyan sa Iran, Iraq at Lebanon ay makipag-ugnayan po sa ating embahada para po ma-facilitate po ang pag-repatriate o evacuate po dyan. Dahil sinabi po ni Tatay Digong, sinabi po ni Pangulong Duterte, kailangan na pong ilikas ang ating mga kababayan. Ito pong hotline po sa Iran, pakisulat po at mamaya ipapaskill din naman po natin dyan. +989122136801. At ang Iraq naman po, +9647821103 7. Sa Lebanon po, +9613859430. Ipapaskill po natin yan. Pero po importante, may record naman po ang OWA ng ating mga documented workers dyan sa Iran, Iraq. Meron po tayong hotline. Ulitin ko po, hotline ng OWA 1348, DOLE 1349. Pero nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na undocumented o wala pong papeles, makipag-ugnayan po kayo sa ating mga embahada dyan po. At sabi nga po sa mga workers po natin dyan sa Iraq, kailangan pa rin po ng exit visa. So ang magbibigay po ng inyong exit visa ay ang inyong mga employer. At kung ayaw daw po magbigay ng exit visa ang inyong employer, ay ipakausap po sa ating embahada. Tumawag po dito sa hotline po natin sa Iraq at sila po ang kakausap sa inyong mga employer para po kayo ay mabigyan ng exit visa. Ayun lamang po. At bibigyan po namin kayo ng mga update. Pinadala na po ang ibang mga kawanin ng gobyerno dyan po sa Middle East. Bukas po si DNR Secretary Simato ay ipadadala na rin po dyan sa Middle East po. Magtatayo ata po sila ng sa Doha, Qatar na parang center po ng posibilidad na pagiging evacuation center po ng mga kababayan po natin mula sa mga apektadong lugar po nitong nangyayaring kaguluhan sa Middle East. At nananawagan din po tayo sa ating mga kababayan dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Meron din pong inilabas na advisory, ang DFA, just in case lang po. Dahil po syempre ang Saudi, US ally po yan. Kakampi po ng Amerika, kaya po ang panawagan lang po para sa assistance, request, patungkol po sa seguridad ng ating mga kababayan dyan sa Saudi. Meron pong landline ang Philippine Embassy po natin sa Riyadh at hotline at maging sa Jeddah meron din po. So ipapaskill po natin dyan. Ayun po. Sana po wag po tayong magpanic. Pero syempre, kailangan maging handa rin po tayo sa posibilidad ng mga pangyayari na ganito po. So dito po sa OWA, maglalagay po tayo dito ng mga help center, help desk. At nabanggit nga rin po kanina sa press conference ni Secretary Bello, OWA Admin Hans Kakdak at iba pong mga kawani pa po ng gobyerno, yung gagawin pong
contingency plan para sa pangkabuhayan po ng ating mga OFWs na mapapauwi dito sa Pilipinas, yung tinatawag na TNK, trabaho, negosyo, kabuhayan. At hindi lang po yun, nagkakaisa syempre po ang ating mga mababatas, maging ang mga senador po natin ay maglalaan po ng pondo para sa mga OFWs na madi-displace dahil po dito sa kaguluhan sa Middle East. Ayun lamang po, at meron daw po tayong 100 million pesos na budget para sa repatriation ng ating mga OFWs. At alam ko po itong vlog natin, marami po tayong followers dyan sa Middle East. At pakishare po ito para po maabot sila na kailangan na pong mapauwi yung mga nasa Iran, Iraq, at Lebanon. Ayun po. Kaya po, tulad nga ng sinabi ni Balbino Chan, full charge po mga cellphone. Joey Ramos, sa Dubai, wala naman po yan. Ang meron po na mandatory repatriation o pagpapauwi na in-announce po ay Iran, Iraq, at Lebanon. Sa Kingdom of Saudi Arabia, Arabia naman po ay pinag-iingat po ang ating mga kababayan. Kaya po, once again po, yung mga undocumented, mga wala pong papeles, yung mga nasa Iraq, Iran, at Lebanon, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga embahada. At kung hindi po kayo bibigyan ng inyong exit visa ng inyong mga employer, ipakausap po natin sila sa ating mga embahada. Sila po ang kakausap sa inyong employer para mabigyan kayo ng exit visa at kailangan din po ng plane ticket daw po. Ayun lamang po, at update po mamaya, pupunta po tayo sa Fairfax Cargo kung saan sasalubungin po natin ang mga labi ng nasa wing OFW natin mula sa Kuwait na si Jeneline Villavende kasama ng kanyang mga kaanak. Kaya i-update po namin kayo. Yung mga nagtatanong po mula sa Kuwait, Riley Montilla, wala pa naman pong update po dyan. So yun po, ang update po, advisory, Lebanon, Iraq, Iran, mandatory repatriation, at pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat po, ingat po ang lahat. God bless.